Yo! 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 Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So, hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadgets, sa kotse. Mahilig din tayo sa sapatos. At ito, i-unbox ko today guys sa isang budget basketball shoes. So, actually, matagal ko nang gustong makuha to. And finally, nakakuha na ako sa isang online shopping store. May nakuha ko siya ng discounted price. So, marami ako napapanood ng mga vlog o mga nagre-review ng sapatos na isa to sa mga go-to basketball outdoor shoes nila. So, gusto ko siyang itry kasi madalas tayo ngayon naglalaro sa mga outdoor. So, ano pang hinihintay natin guys? Tara, tignan natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So guys, so it's an orange box. So dito sa gilid, malalaman nyo na kung saan galing or some brand. So it's from Nike. Dito ay yung swoosh, tsaka yung size, tsaka pangalan ng sapatos. Sa ilalim, just check Nike, swoosh, just do it. At sa taas guys, isang maliit na check. So pag ganitong mga box, usually ito yung mga budget Nike basketball shoes. So ano pang hinihintay natin guys? Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Let's go! So syempre, may paper at yung sapatos. Look! Nice, nice! Wow! Stig! So guys, so this is the Nike Air Max Impact 4. Look! Gusto ko yung kulay ng check. Air Max cushioning. Panalo rin. So guys, so ito yung ating latest cup, si Nike Air Max Impact 4 in Black Vault Armory Colorway. So ang SRP ng mga Air Max Impact 4 is 4,795 pesos or 4,800. So isa to sa mga budget basketball shoes na nire-release ng Nike. So naka-apat na siya guys, kaya nga siya pang 4. So ang mga kadalasang nire-release ng Nike is yung Flyby Mid, tapos Precision 6, Renew Elevate, tsaka Air Max Impact 4. Tapos may mga signature shoes din na mga NBA player na sila KD, yung mga KD 5-3, Kyrie Fly Traps. Dati, mga Kobe mentality. So napapansin ko guys na isa to sa mga top outdoor basketball shoes ng mga nagre-review sa YouTube o sa YouTube. Kaya naging interesado akong kunin si Nike Air Max Impact 4. So nagamit ko na guys yung Renew Elevate. Sobrang nagandahan ako doon sa Renew Elevate. Grabe, sobrang kapit. Indoor-outdoor man, walang problema. And last time nag-unbox tayo ng Nike Precision 6. So ito guys, parang naluluwagan ako dito. Pero okay din naman. And kung gusto nyo mapanood yung unboxing video ng Nike Precision 6, andyan lang yung link sa taas. At meron din link sa baba. So isa to sa mga good looking budget basketball shoes for me ng Nike. Solid din yung colorway niya guys. Si Nike Air Max Impact 4 ang pinakamahal sa kanilang lahat. Kasi si Flyby Mid is 3,000 pesos. Si Precision 6 is 3,500 yung SRP niya guys. Si Renew Elevate is 4,100. Si Air Max Impact 4 is 4,800. So siguro dahil sa kanyang cushioning na Air Max, siguro kaya nagmahal. And nung sinukat ko si Air Max Impact 4 guys, na feel ko na parang high quality basketball shoes siya kahit medyo budget yung materials. Parang feel ko nga sa kanya is parang GT cut na budget, parang ganun. Or parang siyang almost Kobe basketball shoes na budget din. Like I said kanina, yung mga Mamba mentality. So nakakamiss kasing gamitin yon sa mga outdoor. And I think si Nike Air Max Impact 4 ay maganda ring lifestyle shoes, hindi lang pang basketball shoes. So kung yung rate ko si Nike Air Max Impact 4, for me it's 9.5 out of 10. Sinasabi nung iba na hindi daw ito yung pinakamagandang design. Yes, pero it gets the job done sa performance or sa court. May nararamdaman akong magandang bouncy effect and parang maganda yung impact protection niya dahil dito sa Air Max unit na to. Usually pag naglalaro ako ng basketball, sumasakit yung bandang area ko dito. So dito sa sapatos na to is hindi. And actually guys, nagamit ko na pala
siya. Wala akong pain sa paa, lalo na sa ilalim ng paa ko, compared dun sa ibang budget basketball shoes na nabanggit ko kanina. And pag nagre-release ng mga Nike Air Max Impact 4, dahil na sa Nike website, nakikita ko madalas na uubos kaagad yung mga malalaking sizes. So, pag nakita kayo guys, go grab it, or kung medyo gusto nyo ng discounted price, search nyo lang sa mga online shopping store, makakuha kayo ng below SRP ng Nike Air Max Impact 4. So, sulit siya para sa akin. Matigas yung ilalim. So, magandang maganda talaga siya as a beater shoes. Outdoor basketball shoes and mga panglakad-lakad man. Una kong tingin dito dati is para siyang running shoes. Pero, it's a nice basketball shoes pala from Swoosh. So, I think in the works na rin ang Nike Air Max Impact 5. So, abangan natin in the few months. So kasi ngayon naglalaro-laro tayo ngayon sa mga outdoor basketball court. So kaya nangangailangan din talaga ako ng isang beater basketball shoes. For me, approve, ayos. Let's go! So yung upper ng Air Max Impact 4, it's a mesh na parang may fuse. So very breathable naman yung kanyang upper. Then see-through yung dito sa gilid. So kaya makakahinga ng maganda yung paa nyo dito. And gustong-gusto ko yung check. It's like a bold color pati dito sa kabila. And syempre sa likod, meron ding check. So ito yung kanyang lace. So wala siyang kasamang extra lace. With Air Max branding, check na very well padded yung kanyang tongue. So sa insole niya, walang logo, just light green colorway insole. And guys, so ito yung cushion or midsole ng Air Max Impact. So it's a Phylon cushion. So yun yung kadalasang ginagamit ng Nike sa mga budget basketball shoes nila. And then mayroon dito parang rubber piece. I think this is for stability magkabila. And meron siyang Air Max cushioning guys sa likod. So nakalagay dito is Air Max. And guys, so ito yung ilalim or traction ng Air Max Impact 4. So it's a herringbone. So iba yung kulay from light green, blue, then may parang white dito. Air Max with the Nike logo sa ilalim. So this is best for dry and wet conditions. Ano sa tingin nyo guys? Panalo ba siya o hindi? Ayos! So in terms of sizing, so kinuha ko si Nike Air Max Impact 4 on my true to size. So ang aking true to size pagdating sa basketball shoes is always size 11. So size 11, wala akong problema. Perfect yung fit para sa akin. Meron pa akong konting space dito sa harap, which is yun yung gustong-gusto ko pagdating sa basketball shoes. Ayoko ng snug, gusto ko nakakahinga yung paa ko. So minabasa ako na may mga taong nag-half size up dito pag mga wide footer. And may mga tao ding happy naman sa true to size. So kaya kung bibili kayo ng Nike Air Max Impact 4, since marami naman ito ngayon sa store guys, mapa Tobies, mapa SM, minsan meron sa Nike store, mas maganda guys na isukat nyo muna bago kayo bumili para alam nyo yung right fit para sa inyo. Kung gusto nyo medyo snug o gusto nyo medyo maluwag, or kung ano yung kadalasang kinukuha nyo sa mga Nike shoes, ganung size yung masasuggest ko dito sa Nike Air Max Impact 4. Pero mas maganda talaga, sukat muna bago bumili ng sapatos. Yeah! Yo guys! So maraming salamat. So isang quick look or quick unboxing dito sa ating Nike Air Max Impact 4. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusuport dito sa ating channel, maraming salamat sa inyo man. Salute! Like and subscribe kasi minsan namimigay tayo ng mga giveaways. Kung di pa kayo nagsosubscribe guys, please subscribe. And please follow me on Instagram for more updates and details na ating mga videos, stories, giveaways. And please like my Facebook page kasi nag-upload din ako doon ng mga videos, stories, kung may giveaways, reels, kung ano mga trip natin. So sana guys, supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video. So peace! I'm signing out. Swoosh Nike Air Max Impact. Brap!